Yo, what's up mga boss? It's me, Coro. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano mag-craft ng item. Tsaka kung paano mapataas yung rarity nung ika-craft mong item. At saan nakukuha yung mga materials at blueprint na kailangan mo dun sa pagka-craft ng item. Tapos, i-upgrade na rin natin tong ating CC. Gawin na rin natin siyang CC16. At check natin kung ilang PS yung madadagdag sa atin pagtapos ng upgrade. Tapos kung ano pa yung mga pwede natin ng i-upgrade pagdating ng CC16. Baka mahabol natin yung PS niya. Tapos mahabol natin yung mga ibang mga pwede natin i-build na kailangan natin i-build. Or kailangan natin i-upgrade na kailangan natin i-upgrade. Masyado na tayong late. Pero sa PS naman, di naman tayo masyadong naiiwan sa PS kahit pa paano. Kahit na sabihin na natin na CC15 lang tayo. Nasa 1M pa rin naman tayo. Check natin mga boss. Mag-upgrade na tayo ng CC16. Saka kung gaano katagal. Ilang oras, ilang araw siya bago matapos. Naka-ready naman na tayo ng materials eh. Saka ang ginawa ko pala mga boss. Kung kailangang i-grind or i-mine mo muna lahat ng materials na kailangan mo. Tapos kung kailangan sumugod ka muna ng sumugod bago mo gamitin yung nasa inventory. Kumbaga yung mga nasa inventory mo kasi pang in case of emergency yan. Kasi hindi mo alam kung kailan ka susugurin ng kalaban. Kasi kung gagamitin mo lang siya nang gagamitin agad, eh kung bigla kang sugurin, sayang naman yung mga item mo. Eh kung nasa inventory mo lang sila, hindi kahit sugurin ka kasi hindi yan sila mawawala. Kaya in case of emergency, kunyari nag-farm ka, nag-grind ka, tapos nag-mine ka, tapos sumugod ka, tapos kinapos yung upgrade mo, saka lang dyan kukuha. Pero kung sasabihin mo na kukunin mo dyan lahat pag dating nang kinapos ka ng, kunyari, kinapos ka ng 10,000, kinapos ka ng 20,000, wala kang madudukot, kumbaga. Eh, tapos biglang may sumugod sa'yo. Yung imbis na makakapag-upgrade ka na, tapos nasugod ka pa, pwede parang nasayang lahat ng effort mo. Kaya, the best talaga, bago ka gumamit ng mga nandyan sa inventory mo, kung kailangang mag-mine ka muna, tapos kailangang mag-sumugod ka muna, yun muna unahin mo. Tapos pag mga 1M na lang siguro yung kulang ganyan or 100K, tapos marami ka namang nasa inventory, saka mo gamitin para sure tayo na hindi ka kakapusin. Kasi kung ginamit mo lahat yan tapos biglang kinapos ka ng 10K tapos susugod ka or magmamine ka, eh kung ikaw naman yung biglang sugurin, o di ba, imbis na 10K na lang yung kulang mo, nawala lahat ng pinaghirapan mo. Kaya gano'n na ginagawa ko. Kaya siguro tumagal din ako ng CC15. Kasi hindi ko nirarush yung materials. Kasi iniisip ko yung mga susunod pang upgrade. Kaya kung kinakapos lang ako ng 1,000, 10,000, 100,000, saka lang ako kung bumabawas dito sa mga to. Kasi mahirap na. Baka bigla tayong sugurin tapos wala tayong in case. Minsan kasi, kunyari ang kulang ko na lang is 1M. Tapos biglang may sumugod. Ang gagawin ko minsan kasi irarush ko na yun para wala siyang makuha. Pauwa sa akin. Kung meron naman akong 1M na nakatago sa inventory, bigla ako siyang gagamitin para makapag-upgrade ako. Kung sakaling sugurin ka man, wala siyang makukuha sa'yo. Ganon. Ganon mga boss. Ganon ang style. Sa ngayon is 1 day and 16 hours. I-upgrade na natin siya. Masyadong matagal-tagal to mga boss. One day. Check natin baka meron pa akong pampaboost sa aking inventory. Meron tayong 8 hours lang. Pasok tayo. Meron tayong nakatago na 43. Medyo marami-rami naman tayong mga nakatagong pumbus. Kaya i-boost na lang natin siya ngayon para makita natin yung idadagdag ng PS natin. Bali ang PS natin is
1,074,845. Sa 1M tayo. Ibus na natin siya mga boss para malaman natin. Okay. Mga boss. Bali, pag ganyan kasi mga boss, pag mga 30 to 20 seconds na lang. Or minsan, mga kahit 40 seconds, inaantay ko na lang siya para mas makatipid ng kahit papano ng kahit mga isang pirasong 1 minute. Malaking bagay kasi yun eh. Kasi pwede naman natin antayin talaga siya. Kaya inaantay na lang natin siya. Tapos katulad ito. Tapos construct. Naging 1M106 na tayo. Malaki ang itinas, mga nasa 30. Nasa 30K ang tinas ng PS natin. Tapos ngayon, unti-unti ko nang i-upgrade itong mga to. I-hubble na natin yan. Kulang na lang tayo ng silver particles. Kailangan nating sumugod, mag-mine, mag-grind. Lahat gagawin natin para makahabol. Pero unang-una, ang ginagawa ko, kunyari, nakapag-upgrade ako ng CC. Ang una kong ina-upgrade yun sa defense natin, syempre. Yan. Una kong ina-upgrade sa lahat defense. Katulad nito, konti na lang nang kulang. Asa 100k maigit. Kahit 100k na lang yan. Hindi ko muna siya gagamitin kasi hindi naman tayo masyadong nagmamadali. Antayin na lang natin siyang makapag sumugod ako or mag-mine tayo. Hindi muna natin siya gagamitin kasi hindi naman, wala naman tayong kumbaga hindi naman tayo masyadong nagmamadali para gumamit na ito. Wala naman tayong hinahabol kumbaga. Pero kung sakaling medyo malaki-laki yan, kunyari nasa 500 yan. 500,000 yan, tapos may 400,000 ka na. I-rush na natin yan kasi malaki-laki yung makawala sa atin pag kung sakaling sugurin tayo eh. Malaki yung makawala sa atin. Pero pag mga ganyan, ang una nating i-upgrade, ito na kasi masyado na akong late. Madami na rin ako na 13, 14, 15. Kaya mas mabuting unahin na natin itong ito na lang, i-upgrade natin muna habang di naman tayo masyadong nagmamadali. Mas maganda gawin natin isang 16 ito ng gas, isang 16 ng metal muna, tapos isang 16 ng minerals, ganun. Ito, minerals. Ay, metal to. Metal ba na to? Metal. Yun. Tapos, punta naman tayo ngayon sa crafting. Paano nga ba mag-craft ng materials? Ay, ng equipment. Punta lang tayo dito sa crafting. Ito. Sa gear forge tapos crafting. Tapos, kung ano yung blueprint na meron ka. Tulad nito, meron akong vigilante set. Ayan, pwede tayo mag-craft. Kunyari, ang gusto ito kong i-craft itong boots. Ang premium na rarity is 37.51% ang chance. Pero yung fine niya is 62. Paano nga ba ito tumaas? Mapataas. Tataas ito kung tataas din yung materials na gagamitin mo. Kasi ang gamit nating materials ay puro green. Yan, green. Okay. Kung gagawin natin itong puro blue, baka tumaas itong percent na ito. I-try natin. Space Marine saka Argonite.
try natin yan. Meron, total, meron naman tayo nito. Ito muna, combine natin. Mag-combine tayo. Ay, mukhang hindi yata aabot, mga boss, ah. Hindi nga siya aabot. Kasi ang kailangan niya, ay, ang kailangan natin is dalawang piraso. Kailangan natin, bago kasi maging blue yung green, is kukumbine natin yung apat na green para maging blue. Dito na natin i-try sa organite para lang makita lang natin kung paano. Sana umabot. Kailangan kasi natin dito ng 8. Kahit 8. Tama ba, 8 ang kailangan natin? Ay, hindi, isa lang. Okay, try natin. Ngayon kasi is 37.51% premium. Try natin itong gawing kulay blue itong organite kung tataas yung percent rate nung rarity na makukuha natin, yung makakarough natin. Kaya mag-combine tayo. Gawin natin blue. Yun. Naging blue na siya, mga boss. Yeah. Oh, tumaas na yung rarity niya. Yung premium niya naging 62.48% na dahil dito sa ginawa natin siyang blue. Pero kung gagawin din natin itong blue sana, siguro mga nasa 75 to 80% siguro tataas nitong kulay blue. Yung rarity na mo, pwede natin i-crop. Magiging kulay blue na siya. Yung sa purple naman, ganun din ang gagawin natin. Bali, pagkukombinin mo yung apat na blue para makagawa ka ng isang purple. Tapos ganun din dito sa Space Marine. Kaya, ang ginagawa dapat talaga dyan, mga boss, is refine ka lang ng refine ng mga materials na kailangan mo. Kailangan madami. Tapos combine. Hanggang sa makapag-combine tayo. Try natin i-crop siya, mga boss. Sana premium talaga yung lumabas. Yung makuha natin is premium. Kasi 62.48% naman siya, medyo mataas naman eh. Try lang natin siya, mga boss. Pwede naman ata natin siyang mapabilis. Pwede ata natin siya i-boost. Yan, boost. Yan, pwede natin siya i-boost. Yan, hintayin na lang natin siya, boss. Pwede naman natin siya hintayin para medyo suspense ng konti. Pero wish ko lang sana makuha natin is kulay blue. Okay na yan. Ganyan lang mag-craft ng item. Ayan, click na natin. Wow! Sayang, kulay green pa rin. Ang taas na ng percent na. 68, tapos kulay green pa rin yung item na nakuha. Pero okay na din. Pero kung yung isa sanang item, yung isang materials na kailangan, kung na-blue rin sana natin yun, baka mas tumaas yung rarity ng makuha nating item. Pero ganun talaga, swerte-swerte din. Tapos, naubos na yung materials na kailangan natin. Itong titanium, medyo mahirap na makakuha nito. Yun, hanggang sa makakuha tayo ng legendary, ganun lang gagawin.
Pero kung yung space marine natin is naging blue rin sana yun, siguro mataas yung chance na makakuha tayo ng premium. Pero okay na din. Dito natin siya ilalagay. Yeah. Kasi yung ano niya, yung stats naman niya itong item nito is pang nocturne attack. Tapos itong captain kasi na to is may nocturne vanquishment siya. Kumbaga, talagang nabuboost talaga yung stats pag nocturne ng kalaban. Saka sa nocturne din talaga nakukuha yung mga materials. Kunin muna natin yung ating sinuporta sa kanya. Okay. Saan ba nakakuha ng mga materials? Dito tayo kumukuha ng materials sa Peacekeeper. 1 and 2, medyo kaya pa yan. Pero para sa video na to, try lang natin yung Peacekeeper 1. Oh, yan, buti meron. Oops, teka, papaita pala natin. Ito yung mga pwede yung maloots dyan, mga boss. Sa Peacekeeper 1, yan. Nandito yung blueprint na kailangan mo sa pag-craft ng mga materials, ay ng equipment. Ito, blueprint. Tapos, nandito rin to. Yan, heat energy pyramid. Yan. Kailangan din to sa ano, sa pag-craft ng ano, equipment. Yan, doon dalawa. Dito yan nakukuha. Tapos meron din naman siya dito pang XP ng captain, XP ng admiral. Tapos meron din siya mga materials. Kaya maganda rin siya pinapatay lagi. Kumbaga parang dapat lagi mo siya inaabangan itong mga to. Peacekeeper 1 and 2 siguro dapat lagi pinapatay. Tapos minsan pag Peacekeeper 2, minsan sinasamahan ko ng warship para mas malakas. Pero para sa video na to, itatry lang din natin siya. Yan. Antayin natin siya. Mga 2 minutes eh. Magano muna tayo. Farm muna tayo ng silver. So ganun lang yung pagkuha ng mga materials sa Peacekeeper. Dun siya nadadrops. Kaya lagi dapat yung inaabangan kasi marami rin pumapatay niyang Peacekeeper na yan eh. Halos lahat yata ng mga player pinapatay. Pero mas maganda kasi yung mag-hunt ng Peacekeeper yung kaya mo patay na isang balikan lang. Kasi kung babawasan mo lang siya ng mga katulad nung kanina, may naiwang 12%. Tapos ako naman yung parating. Bago pa siya makarating ulit, makabalik, mapapatay ko na. Kaya kung papatay kayo ng mga Peacekeeper, yung talagang kaya nyo ng patay ng isang balikan lang. Or kaya nyo magdala ng dalawang captain na magkasabay, magkasunod. Kaso sayang ang energy kung dalawang balik ang gagawin mo. At 10 energy kasi yan eh. Kung magdadalawang balikan, di bali 20 energy ang nakagastos mo. Ibig sa makakatipid ka. Dapat isang balik lang kailangan. Para sulit. Ihahabol na natin yung T1 mamaya. Yung mga T1 natin na mga warship.
Gagawin na natin sila mga T5. Tumas pa tong PS natin. Ayan na. Bawas na kasi yung ano, yung peacekeeper, kaya parang hindi tayo masyadong nabawasan. Pero kung wala siya halos bawas, medyo ramdam natin yung bawas nun. Siguro kahit kalahati siguro. Nagsasama lang ako ng worship pag sa ano, sa time, peacekeeper 2. Kasi naboboost din ng worship yung damage. Kasi may stats yung worship. Dapat pag sumusugod kayo, or minsan pag umatake kayo, sinasama nyo dapat yung worship. Kaya tulad nyan, ayun, may damage siya ng 14%. Tapos ito si speed saka damage. Kaya ito yung sinama ko para mas mabilis silang makarating. Kasi matagal pag yung isa, medyo matagal-tagal. Medyo same lang sila, pero mas maganda pala ang damage nito. Kaso ito yung trial eh. Ito yung nakuha natin eh, nung nag-craft tayo eh. Dapat ang stats na nakuha natin, kahit damage man lang sana or defense eh, no? Kaso sa speed siya napunta eh. Paano mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana patuloy pa rin panoorin yung mga video natin. Maraming salamat. Peace!